Pinahari ng ilang bahagi ng lungsod ng Taguig bukod sa mababaang lugar, parado rin ang estero. Nakatutok si Jam Sisante. Why? Wala sa Taguig. Jam. Yes, Mike, wala mang bagyo. Binangha pa rin ang ilang mababang lugar dito sa Taguig City dahil sa lakas ng buhos ng ulan. Tuwing umuulan ng malakas, naiipon na raw ang tubig baha sa Maylora Drive at Antonio Drive sa bagong bayan dito sa Taguig City. Mababa raw kasi ang lugar, kaya dito dumediretso ang tubig sa ilang bahagi ng lungsod. At ang mas malaking problema, barado pa ang maliit na drainage system. Dahil tuloy-tuloy ang buhos ng ulan na dulot ng low pressure area simula madaling araw kanina, umabot sa hita ang tubig baha sa naturang lugar. Ang bahay at tindahan ni Aling Shirley sa Laura Drive, inabot ng gatuhod na tubig baha. Wala po kami magagawa. Talaga pong, opo, sanay na po kami dyan. Ilang taon na po kaming ganito. Naaawa daw siya sa mga estudyante sa kalapit na Bagong Bayan National High School na kailangan pang sumuong sa baha o magbangka tuwing papasok sa eskwela kapag may baha. Ang mga estudyanteng ito, nahirapang umuwi dahil may pasok pa sila kaninang umaga. Nga po yung kinakagalit namin kasi hindi po in-announce ng maagi. Nakapasok pa po kami. Paliwanag ng lokal na pamahalaan, private compound ang naturang lugar. Pero gumagawa raw ang lokal na pamahalaan ng paraan para maisaayos ang drainage system dito. Kasulukuyan pa po tayo na nakipag-coordinate sa mga may-ari ng compound. Nasana po tayo papayagan na makapag-conduct tayo ng drainage system, na magawa tayo ng panibagong drainage system para talaga na tuluyan ng masolusyonan natin yung problema na yun. Mike, target daw ng Taguig LGU na maisaayos yung drainage system dito sa may bagong bayan sa loob ng taong ito. Mike. Maraming salamat, Jam Sisante.